Magandang araw po. So ngayon, natapos naman tayo yung isang unit, no. Ito yung order ni Ma'am Janice Cadabido, taga Jinsan po si Ma'am. So Ma'am, ito na po eh, Ma'am, i-spare po natin, no, para makita po na makita ko po kung ano yung actual na apoy nito, at kung kita ko rin sa iyo kung okay na sa inyo para mapaship, mapadala natin sa inyo ito. So ito po, Ma'am, ay may blower na po ito, no, tuyo blower, controller, itong muscle burner ay detachable po ito, Ma'am. Ayan, tapos ang butas natin dito ay semi kwan lang po, no, LPG mode, may kalakasan din siya, pwede din natin siya mapain-in. So detachable ito, Ma'am, para kung halimbawa malagyan ito ng mga carbon dito sa butas niya, madali lang po siya linisan. Ayan. At saka po, Ma'am, mayroon po tayong oil level regulator para kung halimbawa na hindi mo makontrol ito kasi kung magbaguhan ka pa. So pag tumulo na po yan dito, makikita nyo po na tumulo, mag-control na po kayo dito na patak-patak, pawasan nyo po yung patak niya dahil sumusubra po siya. So yan po ang purpose ng ating oil level regulator. Kasi kung wala po ito, Ma'am, ang mangyayari, mapuno po itong chamber. So matatabunan po yung mga, matatabunan po ng oil, yung mga butas natin na oil extractor. So hindi po siya mag-workout o mabaho po yung amoy kasi hinahalukay niya talaga. So kailangan talaga may level regulator. Yan po yung purpose niya. At tuloy-tuloy po yung apoy niya. Halimbawa kung mahina na po yung apoy niya kasi makarbon na, palakasan niyo po dito para lalabas dito. At pag lumabas na naman, balikan na naman pahina dito. So yan po yung purpose ng oil regulator. At lilinisan niyo po, Ma'am, kasi mayroon po itong linagyan po natin ng steel wool para po ang hangin hindi babalik doon sa loob at hindi maapektuhan yung pagka-blue flame niya. So tatanggalin nyo lang po ito, tapos kunin yung steel wool, palitan nyo ng bago. So yan po yung kanya. O depende, kung tingnan nyo po kung hindi na tumutulo, so linisan nyo po ito. So yan, Ma'am. So itispire natin dito. Dala demo na lang po sa inyo para makita nyo po kung paano mag paapoy nito at hindi na kayo mahirapan. So ito po, i-assemble na po natin. Una, ilagay natin yung blower. Yan po yung lagayan ng blower niya. Tapos ito po yung controller niya. Bali, sasaksak din natin sa kurente itong controller niya. Ito po yung mag-control ng hangin. Pagkatapos ay lagyan na natin siya ng papel. Papel po na manipis lang po. Yung ginagamit po natin dito ay yung sa kalendar. Kasi kung karton po, makapal po siya, no, matagal po siyang matunaw. Mas maganda talaga yung manipis lang po. Pagkatapos, lagyan natin siya ng krudo. Krudo po yung una-una na pinapalingas natin. Para po ay diretso-diretso na po yung init niya. Kasi kung i-oil natin diretso, use oil, so matagal po siyang mainit, no. So yan po, linalagyan po natin, palibot lang po doon sa mga papel na mabasa po yung papel niya. Pagkatapos ay sindihan lang po natin. Iuna natin yung blower niya, kahit na i-pull kaagad natin, idritso na natin, wala siyang problema. So pag na paapoy na po natin, yan, tuloy-tuloy na po yan. So ang gagawin natin, hintayin na lang po natin na maubos yung krudo niya at saka papel. At sa dito naman po ay lagyan na natin ito ng used oil, yung kanyang tangke. Ito po yung kagandahan ng ating tangke dahil pwede natin dalhin sa labas at lagyan ng used oil para kung matapon, hindi siya madumihan. So yan. At itong burner naman ay siniting ko muna, no, kasi nga yung butas niya na oil extractor ay straight talaga doon sa kanyang level regulator. So itutulak niya yung usok palabas kung naka-straight talaga yung kanyang butas sa oil extractor. At yan, in-open na natin yung kanyang
socket valve para po mapasukan yung kanyang elbow. At abang hintayin na lang po natin na tutulo sa chamber, i-off po natin or ipapatak-patak na lang po natin para hindi po mabigla yung apoy. So ito, uminit na po yung kanyang chamber at yung oil niya ay uminit na din. So dinagdagan ko ng used oil yung tanke dahil magluluto tayo dito ng piprito tayo ng pang-ulam natin para matispire na din natin. So ito, magluluto na tayo, no? Magpiprito po tayo ng pang-ulam natin sa umaga para matispire na din natin. At ito na po yung apple niya. So habang umiinit, lalong gumaganda, no? Pag mainit na talaga siya at yung oil niya ay blue flame talaga yan. So habang tumatagal, lalong gumaganda o sumasarap. So ito po, magluluto muna tayo ng ating uulamin. Ito na po, Ma'am Janice, oh. So kung makuha mo na yung pan, patak-patak ka na lang ito. Pwede mo papahinaan kunti kung medyo malakas na naman siya, no? Pero kung hindi mo siya makontrol dyan, basta pag umapaw na yan dito, doon ka na mag-control. Kasi kung baguhan ka, hindi ka pa marunong, no? So, pero ako, na-control ko na yan. Alam ko na yan kung ano kadami yung mapasok dyan, eh. Kasi may estimate ko na yan sa apoy. Pag sobrang lakas kasi ng apoy niya, doon na yun, mukhang lalabas na yung kuha niya, oil niya. Pero sa atin, hindi ko na pala palabas para hindi ko madumihan kasi isi-shifting ko pa ito sa inyo, eh. So yan, na-control ko na po yan. Yan po yung patak niya, Ma'am, oh. Tuloy-tuloy na po yan. Kahit hanggang maghapon kayo magluto niyan. So kung halimbawa naman ay mamaga talaga yung mga carbon niya, kasi yung mga used oil na gagamitin, halimbawa hinihingi lang natin sa mga shop, tapos pinaghugasan nila ng mga grasa. Ang grasa pala, maninigas talaga yun kung maluluto siya, kung masusunog siya. So gagawin nyo, mayroon akong ipadala sa inyo na pang halukay. So ito, ipasok mo lang po dyan, ganyan lang po, tapos iikot nyo lang po, kahit isang bisis lang o dalawa, ganyan yan. Para lang po sa carbon breaker lang po yan. Kung halimbawa kung kwan. Pero kung wala, hindi na mamaga, hindi po yan mag-iba yung apoy niya. Kasi alam mo yung kung mamaga siya, medyo mahina siya, tapos yung may mayroon siyang yellow flame. Ayan po, Ma'am. So far, okay na siya, Ma'am, no? Naglutuan natin, pinagkwituhan natin ng pang-ulam natin ngayong umaga. Nakasali na gano'n yung mga tutubuto dyan, no? Iwan ko sinali ni Mrs. na pag-uwan ng pusin. Okay lang. Sali na lang natin pero ito. So, hintayin na lang po natin na maluto, Ma'am, para sigurado. Yan, oh. Maganda, no? Kung lalong umiinit, lalong maganda. So, pag-initan na lang natin ito para pang-ligo ng anak ko. Para hindi makikita yung apoy niya. So, hindi pa tumulo yung willy-willy monitor natin, no? Kasi na-control lang natin. So, walang problema po yan kahit na tumulo. So, ayan. Okay na po ito. Mama Janice,
Okay na po ito, ipapaship ko na po ito sa iyo. So maraming salamat po sa pag-order. Si ma'am ay nag-down ng 1,000 para po sa reservation. Dahil yun po yung ating policy. So down payment first para magawan. Dahil pinapasunod lang po natin yung paggawa natin. Dahil maraming po ng order. So ang nag-order na hindi po nag-down, hindi po natin yan kinikiter. Yung sa atin, yung mag-down payment po. So ayan. So ayan Ma'am Janice, okay na po, natispire na po natin dahil yan po yung inuugali natin na every time na mag-gawa tayo ng para pang ng kalan, so bago natin ipadala, tinitispire talaga natin yan para makita natin yung mga leaking, yung kanyang butas or okay na ba, wala po siyang sablay. So minsan kasi no, mamislock din tayo sa so, mga butas, ating yung butas natin sa top, 24 holes, sa liig niya ay 16 holes at sapot sa baba 4 at 8. So mamislock din tayo minsan, kaya mas maganda talaga itispire natin dahil doon na natin makikita pag tispire natin na iba yung apoy niya. So makikita talaga natin yung kanyang diferensya. So Ma'am Janice, ito na po yung order nyo. So far na testing na natin, napaglutuan na natin at napakaganda po. So hindi po kayo magsisi na sa akin po kayo bumili dahil quality po yung paggawa natin. Medyo matagal-tagal din po, no? 1 week ang ginibigay natin na yung baga bago natin ipaship kasi nga may trabaho din tayo. So sideline na lang po natin sa paggawa ng kalan. So yan po, kaya nga ako nagpa-down payment para sigurado po na pag magawa na natin talagang kukunin na po. So ayan po, maraming salamat po sa mga subscriber natin, taga-suporta natin. Thank you po sa lahat ng suporta ninyo. At sa hindi pa po nakapag-subscribe sa bago pa na sa ating channel nito, please subscribe naman at i-click nyo ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga bagong mga video. Thank you!